Maraming salamat po sa pakikinig ng unang yugto ng kwento ni Rian. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, magkahalong kilig at saya ang nararamdaman ko nung nag-hi sa akin si Kuya Jasen. Pero hindi na naulit ang nangyari na yon dahil hindi ko nakakayanin ang kilig na nararamdaman ko. Kahit sa panaginip ko ay ramdam ko ang kilig ko sa kanya. Kay Kuya Jasen ko lang naramdaman ang ganito at sobrang saya ko na kahit papano nakakaramdam pa ako ng ganito. Pakiramdam ko ay nawawala ang kalungkutan na nagtatago sa puso ko kapag nakikita ko si Kuya Jasen. Sa eskwelahan ko lang naman nararamdaman ang ganong mga bagay. Dahil pag-uwi ko sa bahay ay hindi ko na nararamdaman ang kahit ano. Pagtungtong pa lang ng isang paa ko sa bahay ni Lola ay sigaw at galit ang salubong niya sa akin. Wala man lang nagtatanong sa akin kung kumusta ba ang araw ko at kung pagod na ba ako o gutom na ba ako. Kadalasan ay ganon ang mga magulang ng mga kaibigan ko kapag pumupunta kami sa mga bahay nila para gumawa ng mga school projects. Tatanungin kami ng mga magulang nila kung kamusta ba kami o gutom na ba o kung ano ang gagawin namin. Minsan, naiinggit ako sa mga kaklase ko. Naiinis sila na kinakamusta sila ng mga magulang nila. Habang ako, gustong-gusto kong may magtanong sa akin kung kamusta na ba ako o ayos pa ba ako. Marami talagang mga kabataan na hindi magpahalaga sa mga magulang nila dahil kasama nila ang mga ito sa kanilang mga tahanan at buo silang mga pamilya. Ang hindi alam ng mga kabataang ito ay napakaraming ibang bata na naghahangad ng buong pamilya sa kanilang tahanan at sa kanilang tabi. Pero hindi ito imposible dahil sa mga problema o mga bagay na kinakaharap ng isang pamilya. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na magkabalikan ang mama at papa ko, walang araw na hindi ko sila yayakapin at sasabihin ko kung gaano ko sila kamahal. Ang ibang estudyanteng katulad ko ay nagpapahinga na sa kanilang mga tahanan pag-uwi. Pero ako ay kailangang kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay bago makagawa ng takdang aralin at makapagpahinga. Pag-uwi ko ay nagluluto ako ng pagkain namin. Maglalaba ko ng mga damit at maglilinis pa sa bahay. Nakakapagod. At minsan, gusto ko na lang umiyak. Noon ay magkakatulong kami nila mama sa lahat ng mga gawaing bahay. Pero simula nung maghiwalay sila ni papa, ay sa akin naiwan lahat ng mga gawaing dito sa bahay nila Lola. Nawawala lang naman ang kalungkutan ko kapag pumapasok ako sa eskwelahan. Makita ko pa lang ang mga kaibigan ko ay ginaganahan na akong pumasok. At kapag nasilayan ko na si Kuya Jasen, ay nawawala na lahat ng sakit ng loob ko. Nagiging masaya na ako sa tuwing napupunta ko sa eskwelahan. Parang natatakasan ko lahat ng mga bagay na nagpapahirap at nagbibigay ng sakit sa akin. Kahit paano, ay nararamdaman ko na may pamilya ko dahil sa mga kaibigan at kaklase ko. Marami talagang nababago ang tiwala at pagkakaibigan. Dahil simula nung lumipat ako sa paaralang pinapasukan ko, ay naging mas masigla ko at mas dumami pa ang mga kaibigan ko. May mga nakukwentuhan na ako tungkol sa mga nararamdaman ko at nasasabihan ng mga problema ko sa buhay. Higit sa lahat ay may mga tao na akong masasandalan. Masaya ang lahat ng estudyante nang pumasok ako sa aming paaralan. Narinig ko na pinag-uusapan nila ang tungkol sa aming grand ball. Ang daming nagbubulong-bulungan tungkol dito.
At halata naman sa mga mata ng bawat isa na masaya silang lahat. Katatapos lang ng exam namin. At ang inaabangan na naman ng mga kapwa ko estudyante ay ang grand ball. Ipinaliwanag na ng aming mga guro ang mga mangyayari at kasuotan para sa gaganapin na grand ball. Hindi na rin ako makapaghintay. Long gown ang aming susuotin. At bawat baitang ay magkaiba ang kulay na susuotin. Kasali ang mga first year hanggang senior high sa aming grand ball. Kaya naman ay inaabangan talaga ng lahat ito. Isa ito sa mga araw na maraming nagbibigay ng mga bulaklak o tsokolate sa mga kanilang mga napupusuan. Maaari ring makipagsayaw sa lahat ng kapwa estudyante. 4 na araw bago ang grand ball ay naghahanda na lahat ng kababaihan para sa kanilang mga kasuotan. At naghahanap na rin sila nang maaring mapag-ayusan ng kanilang buhok at mukha. Hindi talaga mawawala ang ingay tungkol sa aming grand ball. At halatang tuwang-tuwa ang lahat at hinihintay talaga ang araw na ito. Dumating na ang araw ng grand ball. 7:00 ng gabi ang umpisa nito. At pagpasok ko pa lang sa lugar na kung saan gaganapin, ay pumungad na sa akin ang mga naggagandahan at nagwagwapuhang estudyante sa aming paaralan. Nabighani ako sa kanilang mga kasuotan. At ang mga ayos nila ay halatang pinaghandaan talaga. Ilang sandali pa ay nakita ko na rin ang mga kaklase at mga kaibigan ko. Tinawag nila ko para ayaing umupo sa kinauupuan nila. Masayang nagkwekwentuhan ang mga estudyante. Maririnig ang kasiglahan ng lahat nang dumalo sa pagdiriwang na ito. Lahat ay may mga ngiti sa labi. At ang mga magkakaibigan ay masayang nagkwekwentuhan at nagtatawanan sa kani-kanilang mga upuan. May mga kaibigan ako na pinupuri ang ayos at kasuotan ko ngayong gabi. At pinupuri ko rin naman sila pabalik. Hindi ko talaga akalain na magiging parte ko ng pagdiriwang na ito. Ang lahat ay masaya lang at naghanda talaga para sa gabing ito. Nag-umpisa na ang sayawan. Nauna munang sumayaw ang bawat baitang para sa kani-kanilang mga inihandang sayaw. Lumipas ang 2 oras at nag-umpisa na ang mga estudyante na magaya ng kanilang kapwa-estudyante para magsayaw. Mabagal na musika ang tumutugtog, kaya naman isa na itong pagkakataon para sa may mga taong gustong isayaw ang kanilang mga napupusuan. May mga kaklase at kaibigan akong nagsayaw sa akin. At may iba ring mas matanda sa akin ang nagsayaw sa akin. Masakit na ang paa ko, pero kaya ko naman tiisin. Ayokong tumangki sa kahit kanino man, dahil ayokong makasakit ng damdamin. Nakita ko si Kuya Jasen. Sinasayaw niya ang kanyang mga kaklase at napakagwapo niya ngayong gabi. Gusto ko siyang lapitan pero nahihiya ako. At mas lalo pa akong nahiya at kinabahan nung nakita niya na nakatingin ako sa kanya. Iniwas ko kaagad ang mata ko at ibinaling ko na lang ang tingin ko sa mga kaibigan ko. Pero nagulat ako nang biglang naghiyawan ang mga kaibigan ko. Napatingin ako kung saan sila nakatingin habang sumisigaw. At nagulat ako nang makita ko si Kuya Jasen na nakatingin sa akin at papalapit. Sobrang humina ang pandinig ko at nakatingin lang ako kay Kuya Jasen. Nakatingin lang din siya sa akin at nakangiti. Sobra-sobrang kilig at kaba ang naramdaman ko nung inilahad na niya ang kanyang kamay sa akin. Binigay ko naman ang aking kamay. Pumunta kami sa gitna at nagsayaw ng mabagal. Hindi ako makatingin sa kanya, pero sa amoy niya pa lang ay kinikilig na ako. Pero nagulat ako nang magsalita siya. "Ang ganda mo," sabi niya sa akin. Gusto kong magtatalon sa kilig, pero ngiti lang ang kaya kong gawin. Hindi ko alam ang sasabihin.
Pero kusang lumabas sa labi ko ang "Ikaw din, ang bango. Este, ang gwapo mo." Napangiti at tawa siya sa sinabi ko, habang kilig na kilig at hiyang-hiya ako. Sinabi pala ng mga kaibigan ko na crush ko siya. At tuluyan na akong walang imik at sumasabay na lang ako sa galaw niya. Pero dumoble ang tibok ng puso ko nung marinig ko ang binulong niya. "Gusto kita." Naglipara na lahat ng paru-paro sa loob ng aking tiyan. Pero pakiramdam ko, may mga bulate na nagsasayaw na sa loob dahil sa sobrang kilig ko. Tinanong niya ako kung totoo daw ba ang sinasabi ng mga kaibigan ko. At umoo naman ako, kahit na hindi pa rin ako makapaniwala. Sinabi niya sa akin ng gabing yun na gusto niya akong kilalanin pa at ligawan. Hindi ako makapagsalita agad, pero gustong gusto ko. 3 taon ko siyang hinahangaan. Tapos ngayon ay sinabi niyang gusto niya ako. Pakiramdam ko ay napakahaba ng buhok ko dahil ang taong hinahangaan ko ay gusto rin pala ko. Inihatid ako ni Kuya Jasen sa bahay namin pagkatapos ng gabing yon. Niligawan niya ako at sinagot ko siya matapos lang ang 6 na buwan niyang panliligaw sa akin. Pinakilala ko kaagad siya kila mama at papa. At nakita naman nila na masaya ko at mabuting tao si Jasen. Kaya naman binasbasan nila ang relasyon namin. Sa dinami-rami ng taong nawala sa buhay ko, parang si Jasen lang ang naging buo ulit ako. Tinutulungan ako ni Jasen sa pag-aaral ko. At palagi niyang pinapalakas ang loob ko. Nandyan siya palagi para sa akin. Kahit anong mangyari ay sinusuportahan niya ako sa mga bagay na gusto ko. Hindi ko alam kung kami talaga ang itinadhana. Pero ang alam ko sa ngayon ay mahal namin ang isa't isa. Hahayaan ko na lang ng Diyos at tadhana ang maging saksi sa aming pagmamahalan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang istoryang ibinahagi ko. Muli, ako si Rian, at ito ang kwento ng buhay ko.